Miss Dulce, may magandang sinabi kay Miss Nora Honor at talaga namang kahanga-hanga at talagang napakasarap sa pagdinig ang kanyang sinabi. Ano kaya ang sinabi ni Miss Dulce sa isang pakipanayam sa kanya? Abangan po natin yan. At isang banda. Ayan, no? Siyempre po, banda, tumutugtog, umaawit, grupo sila. Inspirasyon si Miss Nora Honor kung bakit nabuo ang kanilang banda. Ang lahat na yan, malalaman natin sa pagpapatuloy ng Heart's Expression. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Ferdy R, na nagsasabing kumusta po kayo, nawa nasa mabuti kayong kalagayan, at salamat po sa patuloy na pagtangkilik ng Heart's Expression. Salamat po sa pag-share nyo nito, at salamat sa patuloy na pagla-like, tinatapos ang video. Sa mga nag-subscribe na po, maraming salamat po. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe po natin ang Heart's Expression. At sa March 4 po, abagan po natin ang Lilet Matias na po, attorney at law sa GMA 7, kung saan ang bida po, walang iba kung hindi si Miss Jo Berry. Talagang magaling at isang nagmamahal kay Ate Gay. And of course, si Miss Nora Honor ay guest po dyan sa telesering yan. Kaya nood-nood na po tayo. Abangan po natin yan. Tiyak na maganda po yan. At syempre, nandyan ang ating minamahal na superstar. Alam niyo po, maraming magagaling na mga aawit. Talagang napakahusay. At talagang ang mga tinig nila ay parang dinuduyang ka. Talagang ang kanilang tinig ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan, ng kaaliwan. Na po. Marami silang mga singers. Nandiyan si Miss Pilita Corrales, di ba? Miss Regine Velasquez, Miss Sharon Cuneta. Marami sila. Pero alam niyo po, sa dami ng mga galing na mga awit, isa dyan sa hinahangaan ko at marahil hinahangaan nyo rin ay si Miss Dulce na talaga naman napakataas ng boses. Natatandaan nyo ba yung awiting, ako ang nagwagi, naitago ko ang namnamin kong sawi. Yan ay nanalo po sa Metro Pop, no, Festival at sa totoo po, ito rin po ay inawit niya sa ibang bansa at siya ay nagwagi. Inawit niya rin yung memory eh. Memory, dararararara, no? Inawit niya at nagwagi rin po yan sa ibang bansa. Napakagaling ni Miss Dulce, no po? At alam niyo po ba, si Miss Dulce ay nag-comment sa isang panayam. In-interview siya at kung ano masasabi niya dahil si Ate Gay, alam naman natin na yung tining niya, yung pag-awit niya ay naapektuhan, no po? Anong minsan siya po ay, alam naman nating istorya, yung boses na Ate Gay, hindi na siya makakaawit at nalungkot ang lahat. At ito po ay tinanong ng isang vlogger, no po, sa kanyang YouTube guest niya, si Miss Dulce. Tinanong niya kung ano masasabi niya na wala nang tinig si Miss Nora Honor. Masasabi niya, may kalungkutan ng boses ni Miss Dulce nang siyang sumagot. Pero naniniwala daw siya na makakaawit muli si Ate Gay. Siguro kailangan niya lang po ng inspirasyon. At sinabi pa ni Miss Dulce na yung boses ni Ate Gay ay walang katulad na animo'y sinasabi niya na golden voice at talagang nag-iisa lang. Yan po yung sinabi ni Miss Dulce kay Miss Nora Honor. Ayan. At salamat, Miss Dulce. Na-appreciate mo si Ate Gay. Salamat at hinahangaan ka namin, of course. Natutuwa kami sa paghanga mo kay Ate Gay. Yung sinabi mong walang katulad ng boses ni Ate Gay, ito ay napakababa mo. God bless you po at lalo ka pang umunlad, no? Pagbalain ng Panginoon. And of course, isang banda ang naging inspirasyon si Ate Gay. Kaya nabuo ang kanilang banda. At ang kwento kasi ng bandang ito, ito po sila ibanda. Yung pinaka-leader ng banda ay mayroong nililigawan. No po? At kumbaga, ayaw ng magulang nung babae sa lalaki na umahawak ng banda. At nalaman ng lalaking ito sa kanyang niligawan na ang nanay nitong babaeng kanyang nililigawan ay isang solid diehard Noranian. Mahal na mahal si Miss Nora Honor. Kaya ang ginawa niya, yung nabuo niyang banda ay pinangalanan niyang
the Nora Honor Fans Club Band. The Nora Honor Band. Napakagaling at talaga namang ito po ay talagang hinangaan, lalo na po dito sa Pampanga, sa school, tumutugtog sila. At biro niyo po yun, nang dahil kay Miss Nora Honor ay nakabuo siya ng isang banda o napangalanan niya po yung banda. At biro niyo po yung kanyang nililigawan, talagang sinagot siya. At yung nanay na ayaw dun sa lalaking yun eh, naging gusto niya dahil po sa pangalang banda. Dahil Norantian yung nanay, siyempre, tubang-tuwa dahil pinangalanan ni banda ng Nora Honor Band. Alam niyo po, kumbaga parang ang cute po ng kwento, no? Simpleng-simple lang, no? Pero nakakatuwa po. Ganyan ang talagang nagagawa ng Miss Nora Honor. Maraming salamat po sa inyong pakipanood ng panunood at pakikinig ng Heart Expression. Ito po si Kiferdy R. na nagsasabing, as long as there is love, we will stand, and to God be the glory. Maraming salamat po at mabuhay. Hit the bell button, Heart Expression. Go, go, go!